Have a good day mga kaigso. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po, marami sa atin ang dumadanas ng financial problem, anxiety, depression, o di kaya ng mga pagsubok na talagang napakahirap saluhin. Napakahirap dalhin. Dahil alam naman natin kasi sa buhay ay hindi lahat kasaganahan. Pero kasi sa buhay natin kung minsan ay parang hindi na natin maintindihan ang ikot ng mundo. Sobrang bigat nito, gusto na nating sumuko, o minsan nga gusto na nating magpahinga. Pero alam niyo ba, hindi naman masama talaga ang paghinga. Dahil yung pag-stop o yung pagtigil muna saglit dun sa mga iniinda mong sakit, iniinda mong problema, ay hindi naman talaga problema, hindi naman talaga masama. Ang masama kung sa pagpahinga mo ay ititigil mo na lahat. Kumbaga babalikwas ka, iiba ka ng landas. Wag yun. Dapat hindi yun dapat gawin. Dapat ang gawin mo, pwede kang magpahinga. Pagkatapos mong magpahinga, ay ipagpatuloy mo yung dapat mong ipagpatuloy. At huwag na huwag kang mawawalan ng lakas ng loob. Kung hindi mo man maintindihan yung takbo o yung nangyayari sa buhay mo na dahil sa mga pagsubok na dumarating, mga kaigso, tandaan natin kung ano ang sinabi ng Panginoong Diyos sa atin. In John chapter 13, verse 7, you may not understand now what I am doing, but someday you will. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin eh. Kung hindi natin maintindihan yung mga problemang dumarating sa atin ngayon, yung mga pagsubok, yung mga hirap, financially, especially financially, yun kasi yung problema natin eh. Kasi kung wala naman talaga tayong pera, anong kakainin natin? Kung wala tayong pera, anong ipuprovide natin sa pamilya natin, di ba? Subalit, huwag kang mawalan ng lakas ng loob, huwag kang mawalan ng loob, sapagkat yung Diyos mismo, ang Diyos mismo, ang nagsasabi na kung hindi mo man maintindihan ngayon ang kanyang ang mga nangyayari sa buhay mo, yung ginagawa niya sa iyo, darating ang panahon at maiintindihan mo yung mga ginagawa niya dahil para sa iyo yun, dahil hindi ka bibigyan ng Panginoong Diyos ng problema na hindi mo kayang lagpasan. Sabi ko nga nung nakaraang video ko, hindi ba? Be still and know that He is your God. Kasi pag alam mo yun, meron ka ng kapalatagan eh. Magiging matatag ka. Tapos alam mo na lahat ng ginagawa ng Panginoon sa iyo ngayon ay malalagpasan mo sapagkat andyan siya sa tabi mo. Hindi ka niya iniiwan. Kaya mga kaigso, sana eh meron kayo ng pulot ngayong araw sa video na to. At naway maging manatili at matatag tayo sa buhay. At alam ko ang panalangin ng Diyos sa atin ay hindi kailanman, hindi napuputol. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sa araw-araw pa lamang na kumigising tayo, yun ay senyalis na ng pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kaigso, maraming salamat sa pagsuporta. Mag-ingat po tayo palagi at huwag natin kalimutan at lagi natin tandaan, mahal tayo ng Diyos. Kahit anuman ang mangyari. Have a good day and God bless everyone. Paalam.